Kung patuloy ang paglayo ng ex mo na sa araw-araw ay lalo siyang nagiging mailap sa'yo, everyday lalong lumalabo yung tungkol sa inyong dalawa, yung pakikipagbalikan mga utol ay lalong dumidilim. At habang tumatagal, lalo kang nalilito, lalong nawawalan ka ng pag-asa. At dahil sa pakiramdam na yan, hindi ka makapag-isip ng mabuti, hindi ka makapag-desisyon at lalo kang nahihirapan. Pero alam nyo ba na ang susi para maibalik mo ang ex mo at para magbago ang course of action at mag-succeed ka ay nasa mindset lang natin. Tignan natin ha, kung it seems na parang complicated ang situation at nape-pressure ka sa oras at panahon na nangyayari at wala ang ex mo sa'yo, ay dahil po yan sa tinatawag nga po natin na mindset. Kasi alam ko kung halimbawang may ganitong objective ka at natatakot ka, nagkakaroon ka ng fear na kayo ay break up ng ex mo. Kumbaga, hindi mo malaman kung nasan siya, hindi ka makaramdam ng total security at assurance sa nararamdaman mo sa kanya. Diba pag ito po ay nangyayari, nagkakaroon ka kagad ng objective. Initially, sa tarantang yan mga utol, ay nagkakaroon ka ngayon ng goal na sana maibalik mo na kagad yung ex mo. Papaano ko ba siya mawiwin? Kailan ba siya babalik sa akin? At bakit ayaw pa niyang bumalik sa isang relationship? Considering na alam ko naman pong mahal niya ako, and considering na alam ko naman pong iniisip din niya ako sa kasalukuyan. Dahil doon sa mentality natin na yon mga utol, na sana bumalik na ang ex ko, papaano ko ba siya mababalik mga utol? Doon tayo nalilito. Because we have to understand, lagi ko naman po sinasabi sa mga coaching session ko, na ang objective to win your ex back, kailangan daanan mo yung mga step by step na yan. Stage by stage at checklist bago mo siya maibalik talaga sa'yo. At doon nga tayo nalilito at nagkakamali mga utol dahil nga po sa panic at takot na yon. Wherein ang dapat po muna nating iniisip, based on mindset, ay kung papaano mo maibabalik yung connection ninyong dalawa instead of winning your ex back kaagad sa'yo. Kasi dapat, you have to focus or unahin mo muna yung chances kung papaano siya magtitiwala uli or kung papaano siya mag-i-interact sa'yo. Bago muna yung winning your ex, ito muna ang dapat nating asikasuhin. Kung papaano mo maibabalik yung dati at mamomotivate mo yung ex mo na sumama sa'yo, makipag-usap sa'yo, or even makipagkita or even bumalik sa'yo. So basically, trust muna mga utol ang dapat nating unahin. Emotional trust ang dapat mo munang asikasuhin or unahin. Kasi pag masyado tayo nagfo-focus dun sa pakikipagbalikan mga utol, nawawalan tayo ng focus. Isa pa, nagkakaroon tayo ng fear. Dito tayo nadidistract. Pero ika nga sabi ko nga po earlier, step by step yan mga utol. Kailangan ilagay mo muna sa posisyon ng ex mo na magtitiwala siya sa'yo, nakakausapin ka niya, pakikinggan ka niya, or even sasamahan ka niya. Pag ito po kasi ay mai-orchestrate mo, or maisasagawa, magkakaroon ka ng opportunity para magkaroon ng intimacy, gumaang ang kalooban ng ex mo sa'yo, and if ever magpatuloy na marikindle yung feelings niya, pabalik sa'yo. Kailangan alisin mo muna yung pangamba, yung ilang niya mga utol na makihalubilo sa'yo. Alam naman po kasi natin sa isang breakup, napakaraming negativity dyan. Isa na dyan mga utol, yung threat. Kasi alam ng ex mo na pagkahalimbawang siya po ay nakihalubilo sa'yo or even sumama sa'yo mga utol, alam niyang may threat eh, dahil merong kang hidden desire or may desire ka na siya po ay bumalik. Alam na alam ng ex mo of course at familiar siya na ikaw ay makikiusap, ikaw ay magpupush, ikaw ay mamimilit, at ikaw ay gagawa ng paraan para may pagtanggol mo yung sarili mo. Lahat ng mga bagay na ito mga utol ay alam naman po nating iniiwasan ng ex mo, especially kung siya po ang dumper. Kaya dapat mapaniwala mo ang ex mo mga utol na wala kang ganitong agenda. Dapat maramdaman niya mga kapatid na malinis talaga yung intention mo at positive sa ikabubuti niya. Kaya nga po sa mga coaching session natin ay tinuturo kong mabuti yung tamang paggamit ng RU, yung respect and understanding sa ex mo, para ma-win mo eventually yung tiwala niya ulit at bumalik ang ex mo sa'yo. Think about it. Worried, umiiwas, or takot lang naman ang ex mo sa'yo if he or she feels threatened or pressured. Kung wala naman yan mga utol, maririkindle yung feelings eh. Magkakaroon pa rin siya ng better understanding and possibly urge para harapin ka. Kasi syempre, once upon a time naging karelasyon mo yan eh. Kaya lang pagka may mga negativity at may nakikita at nararamdaman siyang ganito mga utol, didepensa yan, iiwas yan, lalayo yan. Next, make him or her feel appreciated, credited. Hindi yung parang kaaway mo siya mga utol at may tampo, sama ng loob or galit ka sa nangyari. Of course, hindi makakatulong yon sa objective mong bumalik ang ex mo sa'yo. Next,
make him or her feel na yung breakup, mga utol, is unquestioned. Alam naman po natin na pagka may breakup, maraming bangayan, marami kang tanong, marami kang gustong patunayan. Kaya nga po nagko-cause ng pressure at trouble. Iparamdam mo sa kanya, mga utol, na no questions asked, accepted yan. Ika nga, sabi ko nga po, the breakup is unquestioned. And also makakatulong din of course to win your ex na huwag mong iparamdam sa kanya na ikaw nga po ay relationship focus. Huwag mong iparamdam sa kanya na nakatutok ka doon at gustong gusto mo yung romantic factor sa inyong dalawa kung saan siya nga po ay nag-i-implement ng breakup. Malabong mangyari yon, mga utol. Kaya iparamdam mo sa kanya na yung feelings niya is validated. Sabi ko nga po, unquestion yung breakup. What I'm trying to say po is before the relationship or before yung romantic factor na yon, mga utol, emotional trust at connection muna ang dapat nating unahin at asikasuhin sa ngayon. Di ba same pagkahalimbawang lalaki ka at ikaw yung nanliligaw at kung babae ka naman at sinusuri mo yung manliligaw mo. Kung initially kayo po ay nasa dating stage, ay ganun din po yun, mga utol. It's like an opportunity. Dapat makita mo muna yung pagkakataon na ini-introduce at pinapakilala mo muna yung bagong you. New you, mga utol. Hindi yung parang binabalik-balik natin yung nakaraan at pinapaalala pa natin sa kanya kung gaano katagal yung naging relationship ninyo at ano yung mga pinagdaanan nyo. Tapos na yun, mga kapatid. Hindi natin maibabalik ang ex natin sa tama na may realization kung yun po ang ini-inject natin sa kanya. Malaking problema po kasi ito, mga utol, sa usapan ng pakikipagbalikan sa mga ex. Yung we keep bringing back the past. Akala kasi natin, doon babalik ang ex mo, pag ito po ay ulit-ulit at nire-remind natin sa kanya. Well, sa isang banda, tama yun. Nostalgic effect yun, tinuturo natin yan sa mga coaching session natin, kung positibo. Pero kung halimbawang ang ex mo ay matinding dumper, at nagiging stubborn at ma-pride nga ngayon, mga utol, it's not necessary. Kailangan mo mag-build ng new type of relationship at huwag nang ipaalala sa kanya yung dati kung saan nagkaroon siya ng validation or justification na yung relationship na yon ay toxic at negative na. Kasi maaaring infested ang ex mo tungkol dun. Sabi ko nga, instead, you should be focusing doon sa sinasabi nga po nating new type of relationship. Hindi na po yung dati. Kasi isang rason din po kasi yon madalas, kaya hindi bumabalik yung mga ex natin, mga utol. Kasi pag halimbawang nararamdaman niya na associated ka pa rin doon sa nakaraan na yon, mga kapatid, wherein inayawan na nga po niya, for example, mararamdaman niya at magsisignal sa kanya na nakalink ka pa doon deeply. And emotionally, magkakaroon siya ng conclusion na maaaring ganun ka pa rin. Na kung if ever na siya po ay babalik sa relationship, mga utol, ito po ay parang magiging paulit-ulit lang, routine. Walang pagbabago. Kaya nga po dapat ang pinapakita mo sa ex mo kung gusto mo talaga siyang ma-win at bumalik sa iyo, mga utol, ay tapos ka na doon, naka-get over ka na doon, and you are moving forward in a positive way. Kaya nga lagi natin sinasabi, hindi maganda na hinahabol mo yung ex mo kasi nagmumukhang nakakambal, connected at nakalink ka doon sa mga nakaraan na yon, mga utol. Eh hindi natin siya maibabalik sa ganun kasi ang hinahanap ng ex mo, modification, level up, development, improvement, changes. Kaya dapat maintindihan natin yung pinag-usapan natin ngayon. Pag-aralan natin mabuti, mga utol. Kasi dapat nandun ka sa modification. Dapat yun ang vision mo. Dapat yun ang iniisip mo para maibalik mo ang ex mo. At yung sinabi ko nga po earlier na huwag tayong atat. Huwag tayong mag-focus sa pagbalik ng ex mo agad-agad wherein hindi mo pa nabibuild yung emotional trust or connection na sinasabi ko nga po. Kailangan ma-establish mo to. Kailangan maidikit mo ito, mga utol, para maging tulay sa pagbalik ng ex mo sa'yo. Lahat ng mga sinabi ko, mga utol, ay pwedeng maging susi dahil dito niya mararamdaman yung pinaka-importanting gateway or daan para bumalik sa sa'yo, which is respect and understanding. Hanggang dito na lang po muna si Papang TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Papang TV.